channel. For today's video, I'm going to share to you kung paano tayo pumayat. Okay, so ito yung kasama ko every day. So, every routine namin to. So, ito na talaga ang aking proven and tested. Tingnan mo nga yung katawan niya, diba? Dati, mataba yan. Ngayon, tingnan mo naman ang sexy-sexy ng aking kasama. Sexy. Hindi, mas sexy siya ngayon. Tapos, you're surely! Tingnan mo nga naman, oh. Parental guidance ako. Ayan po sila, guys. So, sila po ang mga taong gustong pumayat. So, katulad namin, ako, dito kami para magja-jogging para pumayat. Hindi lang naman ang ano namin, purpose namin dito na pumayat is for our health also. Diba? Diba, my friend? Ano masasabi mo? Ano ba yung dahilan mo bakit ka nag-jog? Beautiful friend, ano masasabi mo? Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka nag-jogging every day? Purpose? Yes. I don't have a purpose. I just wanna be me. You just wow, so ganun talaga yung purpose ng life, 'di ba? So may mga kanya-kanya kasi tayong rason kung bakit ginawa natin isang bagay, 'di ba? Ayun na sila, oh. Ayun na sila, gumawa sila ng isang bagay na nakakabuti sa sarili nila. So sa akin din, gumagawa ako ng mga bagay na nakakabuti rin sa akin. Okay, number one tips po para maging malusog ang katawan natin, or in other words, maging payan. Number one tips po ang bibigay ko sa inyo ay self-control. Bakit? Ayun. Self-control. Self-control lang naman ang kailangan natin, guys. So, bawal kumain ng mga carbo, mga fats, okay lang yung fruits. Kasi yung fruits naman talaga ay kailangan ng ating katawan. Tsaka, pinaka-importante is yung gulay. So, kung more on fats kayo. So, alam mo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng mga fats? Dahil sa ating mga kinakain, ganun lang yung go. Wow! Look! Oh my God! Diba? Si Kuya nag-exhibition eh. Ayan yung mga ginagawa nila sa mga gustong pumayat. Nagbabike sila. Ito. Kasi may mga area din dito na pwede kang magbabike. So, ayan na po guys. Pakpayito ako sa yung area kung saan pwede sila magbabike dito po. So, mag-aabang tayo ng nagbabike dito. So, wala pa. Okay, papakita ko sa iyo later. Ayan pong anim na tips mo natin ay routine natin ay workout. So, panatilihin po natin ang pag-workout. So, tingnan mo si Kuya, oh. May goal siya sa buhay niya. Lagi siyang nagwo-workout. Ito po yung area na kung saan pwede silang magwo-workout. Pang 7 po natin na tips ay dancing or Zumba. Okay, tingnan mo nga naman sila kahit matatanda na sila, sumasali pa rin sila sa Zumba. Okay, tingnan natin ang mga Thai people kung paano sila sumasayaw na yung Zumba. O, diba? Diba lagi nilang ginagawa to everyday? Yung mga matatanda, ganito yung mga ginagawa nila. Nag-Zumba talaga yung mga yan. O, tingnan mo sila. Masaya sila. Kaya kung gusto nyo, ma'am, panatalihin yung health niyo, gusto yung pumayat, so panatalihin nyo lang yung mga tips na binigay ko sa inyo. Zumba at saka dancing is very important. Nakakatulong yan, guys. So tingnan mo sila, kahit matanda na sila, oh. Maano pa rin yung katawan nila. Kasi nga, everyday nila yung ginagawa. Nag-workout mo sila. So, ayan. Yung mga tools na kung saan pwede kayo makapang-workout. So, ako naman ay gustong-gusto ko yung ganyang workout. Yanon. Every time na pumunta ako dito, tingnan mo si nanay. Kahit matanda na siya, oh. O, diba? Maano pa rin siya, yung tingnan mo.
Every time na pumunta ako dito sa park, gustong-gusto ko yung mga ganang workout. Kasi alam mo, nagpapaano yan eh. Nagpapashape ng katawan nyo. Tingnan mo si nanay, kahit matanda na siya, gusto niya mo shape ng katawan niya. And, ayun pa rin sila oh. Kahit saan sulok dito sa park, makikita nyo yung mga matatanda usually kasi mahilig sila sa Zumba guys. Kung gusto niyo talagang mapanatili yung gusto niyo.